Magsiupo lang po ang lahat. Magandang hapon po. Magandang umaga sa ating lahat. Siguro dapat ko pong sabihin, isang masiglang umaga sa ating lahat. Unang-una po ang ating mainit na pagbati sa ating PLP Class of 2022. Congratulations sa inyo. Ako po'y proud na proud sa ating class of 2022 dahil alam naman po natin kung ano yung mga pagsubok na pinagdaanan ninyo bilang isang batch, bilang mga individual, mga sarili-sarili din kayong mga pinagdaanan, mga problema sa personal na buhay, sa pamilya, maging sa ating paaralan. March 2020, hindi naman natin alam kung ano mangyayari sa mga buhay natin. Hindi natin alam kung ano ba itong suspension of classes, isang linggo ba ito? Isa tatagal ba ng isang buwan hanggang sa buong school year, hanggang naging dalawang buong school year suspendido ang face-to-face classes. Pero nakakabilib po kayo dahil sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ninyo ay kinatin nyo po ang mga ito. At nandito na po kayo ngayon, walang ibang batch na makakapagsabi na pinagdaanan nila ang lahat ng naranasan ninyo sa nakaraang dalawang taon. At natutuwa rin po ako dahil yung mga commencement speaker po natin ano, sa iba't ibang batch ng graduation natin sa PLP mula kahapon hanggang mabayang hapon ay puro mga graduate din po ng ating pamantasan. Kaya Ma'am Imas at sa lahat na po ng mga speakers natin, maraming salamat. Talagang tunay na inspirasyon po kayo sa ating mga mag-aaral. Palakpakan naman po natin ngayon speaker. At kaya po ako tuwan-tuwa na mga PLP graduates din, yung alumni, ang ating mga speaker. Dahil lahat naman po nang nakikita ninyo, dahil nagsisigil po silang inspirasyon sa atin. Lahat po nang nakikita ninyo na matagumpay sa buhay, sa negosyo, bilang mga profesional, bilang mga sa medical field, whether nurse o kahit accountant, lahat ng mga successful sa kanilang mga larangan sa buhay ay nagsimula din naman kung saan kayo nakaupo ngayon. Kaya taasan nyo lang ang pangarap ninyo at kami naman po ay mula sa lokal na pamahalaan hanggang sa ating Board of Regents, hanggang sa inyong mga faculty and staff, kami po ay nagtitiwala sa inyong galing, sa inyong talino, kahusayan, at higit sa lahat sa inyong perseverance at sa inyong karakter. Yan yung pinakita ninyo ngayong nakaraang dalawang taon. At sa pinakita ninyong pagkatao at sa pinakita ninyong pagpupursige, alam ko po na kahit ano pang pagsubok na iba to sa inyong mga buhay ay kakayanin din ninyo. Hindi po ako nagsasalita ng mahaba dahil ang importante po yung mga mensahe kanina. At nandito lang po ako para magpasalamat sa lahat ng tumulong sa atin. Ito po ay team effort. Muli po yung mga nabanggit natin kanina, mula sa amin, sa lokal na pamahalaan, hanggang sa inyong mga pamilya, nagtulungan po tayo para gawin ang lahat ng mga kaya, lalo na sa gitna ng pandemya. Ngayon, nandito na po tayo. Kaya muli po, God bless sa class of 2022. Congratulations! Mabuhay po kayo. Marami pong salamat kagalang-galang na punong lungsod, Victor, Ma'am Reyes, and Sotok sa inyong pagpasiglang pananalig. Ang ating congressman, Romulo, para po sa isang pananalig ng punong-puno na naman po ng inspirasyon sa atin. Magandang umaga po sa ating lahat. Una-una po, alam ko na excited na tayo para sa ating pagtanggap ng diploma. Pagdating ko nga, nabot na ko yung ending na pangitan ni Mayor Vico. Sabi niya sa akin ni Mayor Vico, nakakatawa po ang mga guest speaker po natin dito sa PLP. Dahil lahat ng mga guest speaker ay talagang, lalo na ngayong araw, ay talagang mga galing sa PLP. Kaya siguro napakahirap na lingsod din po yung mga nauna sa ating magsalita. Kaya sa party ko po, lagi ko naman sinasabi po pag dumarating ang graduation, lalo na pagdating ng kolehiyo ng mga graduation katulad po sa inyo, na sa totoo lang, graduates, andi rito kayo ngayon umaga, bibigyan kayo ng diploma, dahil napatunayan po ninyo na talagang matatalino at mahuhusay po kayo. Lalo na itong graduating batch ng PLP. Hindi po madali ang dinaanan ninyo, dahil dinaanan po ninyo yung pandemya, yung COVID-19. Dati po yung mga nauna sa inyo
graduate, face-to-face pa ang klase nila. Pero kayo po, dinaanan po ninyo, nag-adjust ang paaralan, nag-adjust po kayo, pero kinaya niyo po. Kaya sana po, mga graduates, pagdating po sa susunod na yugto ng buhay po ninyo. Alam ko minsan nakakatakot yan pag papasok nyo ng trabaho. Yung iba sa inyo, baka may exam na po nito, may further studies. Pero lagi ko sana maalala, yung araw na ito, kung saan binigyan po kayo ng diploma, ng pamantasan lungsod ng Pasig, ng lungsod ng Pasig at ng Republika ng Pilipinas. Ibig sabihin po, ay handa na kayo harapin kahit na anong challenge yung ibigay po sa inyo. Siguro po, may kina lang, isang kwento na lang po para baka sakaling mag-serve siya sa good inspiration po sa inyong lahat. Alam po ninyo, lagi ko nababanggit na ang kulang lang naman sa Pilipino, kumpiyansa o confidence sa sarili. Minsan, alam po natin, pag meron tayong nakaharap na magangkat, maputi, dayuhan, akala natin mas magaling sa atin yun. Pero ang totoo po, hindi na po ngayon totoo yan. Dati pa naman, napatunayan ng Pilipino, kaya ang dami natin OFW, na talagang tayo tunay na mahuhusay, tunay na matatalino. In fact po, pagabi, sa balita, nakita ko po eh, may nag-graduate po doon sa isang universidad sa Amerika, sa Syracuse University. Alam niyo po yung suma kong laudo doon, Pilipino. Nagaling po dito, nag-aaral lang po doon. Ibig sabihin po, wala naman pagkakaya pa sa ating lahat yun. So, ibig sabihin po, talagang kailangan lang kumpiyansa. Kahapon po, nandito rin ako ng graduation niyo. Binanggit ko po sa ibang mga nag-graduate ng kahapon. Sabi ko sa kanila, kung maalala po ninyo, last year, yung NASA, yung sa UNESCO, inumpisahan na po nila mag-explore nung Mars, sa tawag nila Project Mars. Doon po, nagpa-land sila ng Perseverance rover po yun para makita yung Mars. Alam niyo po, sino gumawa nun? Sino po in charge nun? Pilipino rin po, tatlong Pilipino, taga Baguio po. Sabi nga po nung head engineer na Pilipino, tinanong po siya, bakit nahili ka? Ano kinaral mo? Sa St. Louis University siya graduate po sa Baguio. Sabi niya, nanonood lang po siya ng movies, nakita niya yung ano, nakita niya yung space. Sabi niya sa sarili niya, gusto ko yan. Kapag graduate ko, pumunta siya doon, pumasok siya sa Jet Propulsion Laboratory ng NASA. Tapos siya lang yung engineer, kaya naka-land ng Perseverance. So, Pilipino po talaga yung dito rin nag-aaral niya sa atin. Kaya may dito po natin, mga graduates, nasa inyo po ang lahat ng katangian. Sana po ay paglabas po itong tanghalang Pasigenyo, malaman po ninyo. At ma-add ko rin po pala. Abutan ko na rin si Mary dito. Sa totoo po, sa buong mundo, last year, or about 2 years ago, iisang Pilipino lang, iisa lang na politiko sa buong mundo, in-award pa. Si Mayor Digo, na anti-corruption. Pilipino rin po, nagpasok pa. Kaya ang sabi ko po, sana maalala niyo kung lahat ng graduates, wala mo, hindi kayo kakayanin. Walang kinakain si Mayor Digo na hindi nyo kinakain. Siguro natin kung palayo rin na yan, baka tayo pinag sila. Pero hindi patuloy na mag-vitamins. Kaya sana po graduates, paglabas po ng tanghalang Pasigenyo nito, talagang taas na po kayo na magsabi kahit sino mga kawarin ninyo. Minsan po hindi laging panalo. Siyempre meron mga pagkakataon na little battles na hindi natin papapanalo lahat. Pero alam po ninyo na may kakayanan kayo, may talino kayo, may husay kayo. Yan ang sinabi sa inyo ng PLP. Yan ang sinabi sa inyo ng Bulsog ng Asin. Yan ang sinabi po ng Republika ng Pilipinas. Congratulations po, pabuhay po kayo lahat. Maraming salamat po, Congressman Romano Caraballo. Napakamakakas at talaga na po ang mga pag-aniwag sa akin ng ating tulong lungsod, Congressman Romano Caraballo, ikaw ng bilang dalawa. Taas na ang pangarap, magkaroon lamang ng kumpiyansa. Dadako na tayo sa pagpapakilala ng mga magsisipagkapos. Tinanawagan ang rehistrar ng Universidad na si Ginoong Federico G. Nueva upang ipakilala ang mga magsisipagkapos.
pagalang-galang ng parang pamantasan sa pamamagitan ng mga daga ng iba't ibang degree at mga tagapangunod ng pangagawaran ng kolehiyo. Sinagagawa kong ipakilala sa inyo ang mga magsusupot tapos na kasiyasiyang natutupad sa mga kinakailangan sa kanilang mga degree. Natutupan ang komisyon sa mas mataas na edukasyon sa Republika ng Pilipinas. Inararekomenda ng pamantasan ng Lungsod ng Pasig ang pagkatapos ng mga mag-aaral na may kabuuan 731 sa iba't ibang degree. Para sa kolehiyo ng negosyo at accountancy, bachelier sa abogado ng accountancy, batch 2022, 47. Batch 2022, 42. Bachelier sa abogado ng pamamasiwa at pamamahala ng negosyo, 117. Bachelier sa abogado ng pamumuhunan, 57. Sa visa ng otoridad na ipinagkaloob sa akin bilang nangungutarang pununo ng pamantasan ng lungsod ng Pasig, ng lupo ng mga rehente at sa pamamagitan ng rekomendasyon ng mga dekano ng mga kolehiyo, mga tagapangulo ng bawat kagawaran at mga miyembro ng faculty ay buong karangalan ko ipinagkakaloob sa inyo ang inyong mga titulo at degree. Congratulations. Hindi, bigyan natin ng masigatong parang ang mga nagsikang kapos.